Dito kami ngayon sa Kabuyaw, may nagpa trailer towing ng ano, Mazda Miata. Kasi pumapalya yung Miata niya. Ito yung van namin. Shop van. So yun yung electric winch namin para madaling magsampa ng sasakyan pag hindi na umaandar. Ito yung DIY namin na trailer hitch kasi. Dito. Sige. Pare. Payado. Ah, tas rich ang masyado rich. Ayan, tulig lang. Tingnan muna natin yung ano. Na-check na ba yung compression reading niyan? Hindi pa. Diretso, diretso. Ah, tata, i-winch mo na lang, i-winch mo na lang. Ano sa pang naging problema nito pare nung April na ko to? Ah. Pare, biglang tumatapon yung gasolina. Ano tumatapon? Tumatapon doon sa gulong eh. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Tapos, maamoy. May leak ka. Yun nga eh. Hanapin natin yung leak. Ano yun na nga rin? Pero ngayon, wala. Hindi siya pressure side siguro. Oo, baka. Kasi kung pressure side yan, meron na sa ilalim yan. Pinultank ko. Tank. Eh, pero kahit nung nasa kalahati na eh, pag inuburba ako, tumatapon. Ay, baka ano? Check natin yung filler neck or yung floater. Floater? Hmm. Gasket nun kung matinupa. Napaltan na yun ng ano eh. Ang fuel, ano eh. Fuel pump. Hmm. Pabili ka ko. Marami ka ba nakasala ngayon? Ayos lang. Mukhang basta walang problema sa makina to ah. Eh, madali na matapos yan. LJ, kanan mo konting gulong, LJ. Kanan mo ng konting gulong. Dito, kakain na papunta dito eh. Papunta sa kaliwa. Yan. Yan, okay yan. Okay. Kaliwa gulong ulit. Konti lang, konti. Op, tama na. Sige. Kaliwa ulit, kaliwa pa yung gulong. Kaliwa pa. Sige, yan. Sige. Ayaw pa rin mababa yung harap ha. Sagad mo na. Hop. Yan. Mas maganda pre. Kung may ano ka sa ito to, mabagal tumaas yung bintana eh. Ah, mabagal tumaas. Local version ba to? Local. Nandun yung key number niya sa likod. Ah, sarap. Oo, oh, para sarap. Nasa trunk. Ano? Ano? Yung pinantang kasi nung... Pero kanan yan, okay. Mabagal din kaysa dati. Kasi ano eh, pinantan niya nung bushing, ano na, yung bilog. Oo. Na ano na? Durog na, ang parang ginawa ko sa 929. Oo, oh, eh, meron bushing na nabili ako. Kaya lang, nung pinakabit ko dun sa ano, hindi rin marunong. Masyado masikip, hindi nagro-roll yung roller. Baka, mapupwera sa yung makina niya, yung motor. Ito, pinaltan ko to eh. Eh, natanggal lang to, hinihila lang dito. Ano yung ilaw? Oo, ilaw yan. Ito, nabili ko sa Japan, pinapabricate ko. Mas maganda kasi, mas makapal kasi yung dati kong ganito, ang nipis. Tapos yung ilaw, nagka-crack. Ito, LED na. Parang kaparehas kay Atty. Marlon. Halos, oo. Pero iba ilaw nito. Baba, pag ano, may adjust lang ang height. I-adjust lang ilang inch? Half inch? One inch?
Para ano? 1 inch? Yung para sa akin, okay na nga yung height niya eh. Papangit tingnan kasi. Pag nilagyan ko pa nung ano, baba eh. Yun lang oh, pero kasi pag... Pag ano? Lower ground clearance kasi. Okay na yun eh, no? Mas mababa pa kaya akin dyan. Ano? Di ba LG, mas mababa yung sa atin? Yung amin halos gulong, nandun na sa amin. Sa ilalim? Sa tender. Hindi, gusto ko rin kasi yung tayo na ganun. Okay. Baga pag sa akin, ibaba ko pa yan. Okay lang? Pang ano, hindi ko na gagawin yung pang araw, pang panra na lang to. Mas gusto kong gamitin yung isa sa truck eh. Mm. Eh kasi naka LSD yun eh. Yung LSD yung nakabiti, na nakabiti na ginawa ko? Oo, oh, yung, yung LSD no, yun dito, nilagay ko ron. Ah. Tapos nung nilagay mas natutuwa ka doon kesa dito sa naka-supercharge? Oo. Pero pag tinurbo mo yan, kahit 1600 pa yan. Malakas. Malakas yan. Pare, alam mo kasi kung bakit? Naisasagad ko. Eto, hindi. Ito floor ko, hindi. Bakit di mo nasasagad? Ano yun? Hindi nga naka-LSD, umiikot to, brad. Pan... Malakas. Paano? Umiikot ka sa turn? Pagka sa turn, hindi ko makontrol yung palo ng ano, ng pwet. Ba't kaya, no? Although, hindi pa ako naka-coilover noon. Eh, ngayong naka-coilover, siguro, baka mas okay. Pero, oh, nag-enjoy ako rin. Pag nasagot ko na yon, abala ko, paturubo ko na yun. Yun ang malakas. Oo, 1800 yung bread. Pwede na itapat sa ano yun. Tendy na talaga. Oo. Pag kayo... So, ano yun, tsaka ano, iba eh. Iba yung hatak talaga na 1800 parang. Oo, so, iba talaga. Kahit ako eh, pag sanay na ako sa turbo na 2000cc. Oo. Pag nag-1800 ako na NA, 1800 din yung akin eh, na Miata. Okay ah? Okay naman. Oh, sabi ka na! Eh, yun nga, busy pa kasi. Gusto ko nga sumali. Oo. Oh, alam mo ba kung magkano membership namin? Gano? 1500 yung a year. Oo. Pinakamurang club na nasalihan ko. Mura lang talaga, pwede na yun. Tapos pag EB, magdala ka minimum na 500 o 1,000? EB? Hindi, monthly meeting, 400 pesos. Ah, 400. Para sa kakainan, eh, no? Oo. Yun lang. Ngayon, the rest na ibang EB, walang bayad yun, sorry. Hindi ba yung mga patrat-patran? Oo. Kanya-kanya na lang yun, kanya-kanya, no? Sorry, ako din. Yun pa lang sa circle. Tubulugo ka na doon sa 1,500. Kasi magkano isang circuit, pare? Ah, dahil libre na yung circuit racing? May bayad, pero libre na yung, ano, yung track fee. Ah, pare, magkano ang pinakabayad? Ang bayad mo lang, transponder at saka pad. Magkano? Divided by, ano, ang 1.5 lang ang transponder. Ah. Tapos, ang paddocks, divided by kung ilang kayo lahat. Pero so, syempre, hati-hati. Hindi na. Gusto ko talaga sumali. Kaya... Meron kasi ako rotary engine, pero parang, alam ko, tinitira kasi naka-rotary engine na yata eh. Diba? Hindi naman? Diba, sino yung naka-rotary na... Si Rene? Oo. Yun lang yun. Nitong, ano, nung race director ako last year. Oo. Butang ina pala. Tumak okay lang naman. Gusto mo. Hindi kasi unang bala ko... May class-class nga lang. Kasi yung 1800 na nakakabit sa Miata ko, ang bala ko ibenta. Oo. Tapos nun, madami kasi ako nakatambak ng 1600 na parts. Bubuo ako ng 1600, tapos i-turbo ko. Oo. 1600 turbo talaga. Tapos yung turbo charger ko kasi may nakatambak ako na... Kasi laki ng size nung kay, ano, kay Attorney Marlon. Alin yung, ano yun? Garrett nga. Garrett? GT2560R. Oo. Pero sa akin, Garrett din pero old model. Pero tinignan ko yung size ng LEC. Yung turbine press wheel at compressor wheel. Parehas, oh. Ball bearing din. Tapos ni-rebuild ko yung... Kasi yung huli kong ginamit yun sa Z5 turbo ko pa eh. Yung seal niya, ano na, nag-uusok na. Eh mas natuto na ako mag-rebuild ng turbo. Kita ko yung problem sa seal. Pinalitan ko ng seal. Kaya tingin ko, okay magagamit ko na siya ulit. Nang walang problema. Eh nga lang, may nakuha naman ako rotary engine na 5,000 lang, tapos may nakuha ako rotary engine na isa pa, 10,000 lang. Mga ano lang yun, mga, yung 5,000 na nalubog sa bahay. Pagbukas namin, halos wala na magamit. Isang rotor housing na lang. Tapos yung dalawang rotor, siguro pwedeng pagtsagaan pag binlasting. Tapos yung susunod, hindi naman nalubog sa bahay, pero hindi daw mandar na eh, nung huli. Hindi ko pa nabubuksan, nabili ko siya ng 10.
okay ba? Okay. Tapos yung transmission nung ano, nabili ko nung huli. Yung transmission type, pang Miata talaga yung design. Papalitan ko lang ng bell housing. Kasi parehas na parehas sa Miata. Yung transmission. Kaya, may transmission pa pala ako sa'yo, no? Oo. Madali ko makakasa yun. Pag nabili ko yung, nabenta ko yung dalawa, hindi lang ako na MA, pero kung bubuli ako MA, pwede bang gawin natin V6 or rotary? Pwede. V6, yung 6-cylinder. So, meron nang actually ngayon, meron nang nagbebenta ng kit para conversion kit para maikasa yung pang Mazda na ano. Na V6? Na V6. Ano ba, mag V6 ka o V8 na? Ay, yung V8? Wala namang Mazda na V8 eh. Hindi. Pag-ibang ko siya. Chevrolet. Ay, LS. Oo. Kaya lang, mahal. Mahal yun eh. Ay, parang yung meron dito sa atin, V6 ng Mazda. Sa Pilipinas? Oo. Wala dito. Pero pwede natin ikasa yun? Pwede yun, ginagawa na sa ibang bansa eh. Meron tayo makukama ko. Harap tayo. Iniisip ko pare, ako pan ako ng ano eh, natural straighted ako eh. Oo. Hanggat maaari. Ang maganda ang V6, ang matutuwa ka nun. Ang ganda ng tunog gaya ng mga V6 na maaari. Hindi, tsaka pan-track, diba? Pare ano, kaya ko nung sipakit ng engine nun. Tapos EITD mo, V6, 2.5. Lakas nun. Kaya ba? Tingin ko. Ay kung stock lang na ano, hindi kasi pa kasi yung pag nakakuha ka ng 2.5 liter na, yung KLZE kung tawagin, 200 horsepower na kaagad yun. Ah, gano'n? ME. 200 horsepower na ME. Tapos meron nga nung nagkabit sa 323 na hatchback sa ibang bansa. Pinabitan nila ng individual throttle body. Oo, IDV. Oo. Oh, nag 11 seconds eh. Oh? Oo. Sipin mo, yun ang fastest na all motor na ng Mazda na pwede. Kumakasa ng 11 seconds. Maka-LSD. Malamang yun. Maka-LSD. Parang mas gusto ko yun. Honestly, ha? Isa rin nga yun sa naglalaro. Ang dami ko naiisip na ano, naiikasa dyan sa Miata ko rin. Miata? Tapos meron din ako yung L3 engine, yung 2.3 liter ng ano, panahon ng diesel? NC. Hindi. Gasoline. Gasoline din. L3, ano siya? L300 kasi yun. Parang L300 eh. Pero L3 yung code kasi. Okay. LF2.0. Uh-huh. Yung Mazda Miata na NC, 2.0 yun, di ba? Uh-huh. Ang code nun, LF. Ngayon, may nilabas na ang code, L3, kaya siya 3 yung dulo, kasi 2.3 liter. Okay. Pag LF, 2.0. Meron pang L5 sa US, 2.5, pero wala pa ako na-encounter sa Philippines. Mahirap. Eh, madaling magparating kung galing Japan, marami. Wala pa ako na tempuan. Nakuha ko lang 2.3 na manual transmission. Pero pang ano yun? Pang balagbag. Pang front-wheel drive. Ngayon, yung supplier ko, yung importer ko, merong makina ng ano ng Miata NC na 2.0. Pwede ba dito? 2.0. Ayun nga eh, yun yung iniisip ko eh. Pero alam ko nung nag-research ako, meron na nakagawa. Meron sa ano. Tapos, ang pwede pa doon, well, lahat papalitan mo ng ano, mati box. Ang dami. Oo. Ang dami. Magastos nga lang yan, pe. Pero kung yung V6? Magastos rin yan, ha? Basta anything na hindi bolt-on, gagastos yan. Basta dumadami ang fabrication, magastos. Sigurado gumagastos yan. Well, eh, kung matino naman at... Hindi, yun din kasi, kung may pag nag-fabricate kami, hindi pwede yung, basta ito, pwede na to. Yung unang pasada na trabaho, minsan, dadaan mo pa rin siya sa perfection. Na unang pasada mo, may part na mas papaganda yun pa. Gusto ko sa'yo, pinapine-tune mo ba? Oo, kasi ayoko nung ang pangit tingnan yung mapupulaan yung trabaho. Oo, di ba? Ano ba naman engine support yan, di ba? Yung mga gano'n, di ba? Eh, kaya ano, pare? Anong ginawa ko yung 1.8? Pare, ano yun eh? ND na, ano, soft top? Oo. Tinuha ko nung maling race, nag-enjoy. Talagang wala akong limitate. Alam mong ano? Ah, tinry mo? Pinakaw ko talaga, Brad. Parang sabi ko sa'yo, dun sa last corner ng Clark, di ba yung humahampas si Santino dun eh? Dun humampas si Santino. Ay, yung papasok ng high speed? Yung palabas na. Papasok ng diretso. Oo, pare. Dun ba siya humampas? Alam ko, dun siya eh. Dun sa wall. Overshoot, parang ganun. Ang ginawa ko, pinuha ko na, kasi nakuha ko na eh. Ang maganda pala, kaliwete, kasi left turn yun eh, kaliwete ako. So, tansyado ko, dito ko kinuha sa dulo.
medyo sagad ng ano, tapos pagdating dito, binanata ko ng diretso. Pero yung ND, bumataw, ako eto, biglang dala mo yung yata na NA. Na 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 ako. Oo, tinalo mo yung MD. Oo, pare, sabi nga niya, kaya na pare, anong cargo ng mga kami? Sabi ko, last na, stock na 120. Pare, bakit yung kay Santino, yung dami nagtataka doon sa kumikinarga daw ako doon sa makina. Oh. Tayo hindi, tinear down, decarbonize ko lang yan. Linis lang. Pero wala akong nilaman yung notifications. Notification. 1.8 din yan, di ba? 1.8 din. Wala, si Santino, ano na eh. Banang pano eh. Trip. Iba na. Iba na trip. Tsaka busy sa trabaho. Itong Miata, nag-enjoy ako kasi. Hindi, para hindi ka nang hardcore ang racing. Hindi sabihin. Hindi bangga katulad ng Bios. Ito, at least may gentleman's race kasi kung mabilis sa'yo, tsaka hindi mo ka-class, paano mo kasi mo? Oo, diba? Yun ang maganda ron. Kung matuling ka, di matuling ka. Pwede ako parin. Gusto ko lang, ano? Alin? Pag sumali ako, gusto ko lang matuwa. Diba? Yung for fun. Oo, pare matutuwa. Ay, lalo pa ngayon, ang... Well, depende sa RD yan eh. Sa race director. Eh ako, yung time na yun, talagang tinutuwang ko yung kagirastasan ng club. Kaya tuwa sila. Tapos sponsor. Laging sponsor ng Mazda. Sponsor ng Mazda Philippines eh. Oo, yung track fee. Para alam mo mga magkano yung binabayar ng Mini Cooper. Kasi OOT sila. Kaya yung mga sampo sila. Parang gumagastos ang isang member, mahina ang 30,000. Isang karema. Mahal naman. Grabe yun. Pare, walang nag-sponsor ng track fee nila. Magkano yung track fee, pare? 300, 400. Diba? Mm-hmm. Libo ha? Oo. Pare. Pero ba't ganun? Pag nung nalaman ko na pwede kang pag walang race schedule, pwede kang pumunta sa Clark or sa BRC, basta open. 2-5 lang. 2-5 lang, oo. Eh, ano yun pare? Ang tawag, ang ano kasi yun, practice yun, hindi nung official na race yun. Talagang pag may official race, oh, talaga mahal. Kasi, hindi nung exclusive sa inyo yung, ano, yung track. Sabagay, oo. Oh. Kasi pag nagpa-practice run ka po, tsaka sabay mo yung mga nagbi-big bike, iba-iba. Drug. Sa ako, nag-ano ko, drug. Sumali ako isang beses lang, drug. Practice run lang. Ito yata, ang galing ng driver eh. Yun nga, sa 14 ba? Kasama ang Miata Club malamang, no? Sa 14. Dyan lang yun, pare. Saan ba yun? Dyan. Kabuyaw din, kabuyaw. Kabuyaw, umexit ka. Pabaliwa ka, punta rito. Oo. Sa kanan mo, tapat ng gasolina. Yun sabi nila, bagong planta ng Mazda Philippines. Yan. Kapitbahay ko lang. Kaya nga ako, dito, kung alam, anong oras ang ano niya? Alas 4? Hindi ko pa nabasa. Pero kasabay may karera sa Clark. Ganun? Oo. Na, dyan ka na lang. Matutuwa. Gusto ko sanang practicein to si LJ. Bago kami sumali next year ng ano ng season ng drag race. Saan? Sa yung season ng drag race sa Clark BRC. Merong event yan eh. Yung ay, talagang ano, yung drag race. Ano nga pala? Umaano na yung mislead mo yung flux ko doon sa isa? Sa BP? Oo. Sadali mo lang mag-try. Meron na akong guest. Meron ka na? Torne. Kaya yun. Iniisip ko ha, pati ko may sari sa drag race. Pwede. Maganda ka, para may kasama naman kami. Anong kategory? Ang mangyayari niyan, mag-ano ka, time trials, anong tawagin. Ngayon, kung saan, kung anong oras mo, doon mo malalaman kung anong bracket mo, kung anong kategory mo. Okay. Tagal na akong di nagdrag. Nagdrag ako dati, illegal. Ganun ba? Pangkalye lang ako. Pero napansin ko, iba yung fun ng circuit ha. Oo. Yun nga lang, kasi hindi na, may pilay ako, hindi na ako magaling mag-drive. Naiinis din ako. Ayun sa drag, naiinis ako eh. Nung huling kumarera ako, tabusit ako, hindi ko makuha yung gusto kong oras. Kinadrive, ang oras ko, 14 lang, 13. Parang yung power lang nung dating kong pangkarera na Z5 na tinurbo ko, 1500. Bakit ito ba? Ito yung orange din. Orange na. Yung Kia Pride. Alam ko mas malakas na. Halos doble na yung power niya. Nung dinadrive ko, bad trip ako, 14, 13. Bakit? Siguro sa paa ko talaga. Si LJ, baguhan lang mag-drive nung dinrive niya. Pasok agad ang 12.2. Pero kulang pa siya. Pero kasi dahil okay naman, very able naman yung paa niya, tsaka kamay. Mabilis niyang, dapat kasi ang takbo daw noon nasa 11 eh. Depende sa sasakyan kasi, paano mo i-ship eh. Ilang RPM eh.
Hindi. Double clutching ka ba? Yeah. Hindi na. Hindi na. Pitik-pitik na. Power shift. Ang tinuturo ko sa kanya, pag sa turbo kasi mas maganda huwag mo nang bitawan yung silindador. Puro clutch-clutch ka na lang. Clutch na lang. Pero kailangan mabilis. Oo, oh, diba? Second. Oh. Nung ulit, sabi niya, in-hour shift daw niya, eh naka-data lag din yung takbo niya. Tinignan ko yung lag. Ay, binitaan mo silindador kasi yung bumaba. TPS value, throttle bumaba. Position value, bumaba. Hindi siya nag-power shift. Paano ba power shift di gasolina, pitik ng clutch? Sabay. Puro clutch lang. Hindi, huwag mo lang gagalawin yung gas mo. Oo, oh, pero sabay doon sa... Ano, pag... Oh, sa lunch ba yan? Sa lunch? Sa lunch? Hindi. Pag shifting na in between gears ng first to second, okay. Second to third, third to fourth. Sa lunch? Sa lunch, yung typical, yung, ano, yung standard 5, na ano. Depende sa gawaba mo kasi. Ayun nga. Mm. Kasi baka mag-stick depende rin sa lang. Power. Oo. Ano mga kalaban? Honda? Honda boys? Ah, madami Honda pag sa ganyan. Pagdating sa karera, Honda, kami nito. So, paano ka? Ano ba, kung miyata ka, per oras pa rin? Per oras pa rin naman, oo. Eh, kaya lang, pwedeng pumasok yan ng ano, hot street. Okay. Pero iba na kasi tawag ng kategory nila ngayon eh. Nung time na di pa ako napilay, street stock yung pinakamabagal, 16 seconds pababa. Street stock. Pag umakit ka na ng 15.9, kabilis, hot street na yun. Tapos pro na yung ano yung 13 pata pabilis. Jeez. Eh may mga nag-GGs to eh. Sa minsan nakapanood ako. Sa BRC. Madami na ngayon yung mga Honda na Frankenstein. Saka yung mga Nissan GT-R. Iba na ano lang ano. Ay, sabi nga ni ano eh. Oh, sabi ni yung isang kilala ko na magaling mag-setup din si ano. Si Bunny. Bunny Tech Racing. Nung lumabas daw yung GTR, binago daw yung game ng drag racing. Talagang dati daw, bago ka makatungtong ng 10 seconds, ano na, yung sobrang kagaanggaang na, ganyan. Nung lumabas GTR, easy 10 seconds. Pag ginargaan mo, may mga nagdan na yun sila. Tuloy lang. Ito. At saka, ano, reflash. Oo. Oh. Ito bang, ano, nari reflash? Yung stock ng, ano? ND? Ng NA. Yung sa akin, 1.8. Nari reflash. Ah, hindi. Stock ECU. Reliable lang may gusto. Oo. Mas madami nang magagamit. Mas limited ang function ng ano, ni Arduino. Mm. Pero okay pa 'yon. Hindi ko pa alam Arduino, hindi ako makapag-comment. Yon. Pero parehas lang ng software ang ginagamit eh. Ginaga, oh, isang software. Oo. Oh. Pag ano, pag nakapagparating ako, pairamin kita pag laro. Arduino? Oo. Oh. Pwede. Matry. Sa US eh. Kabado rin kasi ako eh, kasi okay lang kung NA eh, maglaro ka, try mo, kahit hindi perfect. Kasi ba, NA wala nang problema, basta kahit mawala sa tune, hindi basta-basta magsira ang engine. Yung turbocharge kasi, tsaka supercharge. Pag may ginalaw ka dyan, tapos hindi okay sa makina, sisira yung makina. Masela ng engine na ano, super tsaka turbo. Hindi, totoo yun. Oo, oh, kasi force induction. Oo. Oh. Hindi, ang margin of error talaga ng, ano, ng non-turbo. Maliit lang yan. Maliit lang. Kaya kunwari, naka-tune ka sa 11.5, halos borderline yun eh. Kunwari, bumagsak ka ng 13, sabog yun sigurado. Not necessarily, I mean, hindi yung sabog na sabog ano, nagtatalsikan. Babawasag yung ring land. Ito, sabog na, sabog lang ang tawag naman, natin. Wala naman. Kaya sabi ko, hindi naman ano. At saka yung makina, typical na, ayun, sulog lang yung, yan, sabi ko nga, baka yung mixture lang. Air fuel ratio. Ah. Tingnan natin. Eh, isa ring sela ng mga turbo at super. Yung ignition timing. Yung mo pwede basta laro-laruin 'yun. Ignition timing. Ganon din yung effect. Magkakaroon ng detonation. Pwedeng masira yung engine. Ay, buti ito, kailan? Time na yan, nandiyan lang sa garahe. Hindi ko, kasi nga, hindi yung mandaram ay sabi ko, hindi na papakalit. Kaya sabi ko, tawagin na nga ako na, at least, sabi ko niya. Ito, sabi ko, yan pa. Sabi ko, pare, mahal ko eh, mags. ATS. Magkano yan? Sa mga 180. Grabe naman yung mags mo, 180. Isang miyata na ano yan, ha? Pare, na JDM. ATS siya. Oo. Ganyan. Oo. Mas mabigat pa nung nilagyan mo ng goma. Pang-social yung mga parts mo. Oo, oh, hindi pare na.
actually, nabili ko lang. Hindi ko lang binili ng ganun kalaki. Hmm. Pero, nagkakalalagay lang niya. Ano ko lang? Yung nga, sa buwan yung ginamit. Ah. Ay, sorry. Hindi nga magkakalalagay ko sa akin. Ang takapit pa siya ng kaibigan. O sige, gawin mo nila sa $100 Bibili na lang ang rota. Sabi ko, 20 mil lang. Magkano mo nabili? Magkano mo nabili? Nakuha ko to? Nakuha ko ng outside. Puta nyo. Ang mahal pa rin, ha? Kaya, 16? 15 na. 15. Sa NA, hindi ako naglalaki ng 15. Oo, oh, maganda kasi sa race 15. At saka yung gusto ko yung stance ng 15. Tapos kakapalang ko, pabalak nga, kakapalang ko pa yung goma, gawin ko 55 years. 50 lang din. Mas maganda para sa akin, 50. 50 lang to. Takto. Tapos yung coilover ko pare, ito pare, one of the best ngayon, yun na ha. Sa US. Hindi siya ganun katagtag. Pare, pare, yung nilagay ko dun sa ano, sa 1800, pare, para ka nasa sedan. Ah, swabe, swabe pa. Swabe pare. Pag minsan, papara. Yung sa amin, nakakabusit, Cusco. Pare, matigas yun. Matigas talaga Cusco. Tanya sa, bumaybay kami ni Edsa eh, lumulundag yung pit eh. Yung pagkakaupo ko sa upuan, ano eh. Nararamdaman ko, umaangat ako eh. Ano na ako. Pare, ito. Yung dampering nito, parang ilang picks. Parang 25, 24. So, nilalagay ko lang sa... Ah, 28 pala. Nilalagay ko lang sa 40 sa gitna. Sa adjustment. Tapos, sa adjustment lang ng dampering. Parang ganda ng way. Magkano ang bilhin mo, pullover? Pare, mura lang. Sa US. Okay. Mura lang. Magkano ba? Mura nito, mahal eh. Hindi, mura. Ano yun? Ang presyo nun, 800, naka-promo. Alam ko magkano ko nakuha? Magkano? Parang 420. Pwede na. Mura! Eh, magkano yung tax? Dumating dito. Hindi, pinasabay ko kay Marlon. Ah, yung huling uwi niya sa US? Oo, nagpa-ano siya ng mga balik-bahid box. Ayaw nga pala, nabanggit niya sa akin yun. Kaya nga, doon ako nagpabili. Tapos, yung sa clutch din. Oo. Ano, sa kanya rin ako nagpabili. Otherwise, hindi naman napapadala ng galing yung phone tarito. Mahal doon. Okay naman. Ano, doon tayo. Copy muna tayo sa ano. Sabi nila. Oo, so. Ayan. Pasarap tayo. Mag-aalas po ito. Hindi, uwi na kami. Baka magkano eh. Mabutin pa ng ano. Okay. Okay. Dadala na lang kita ng bote ron, pare. Mag-shot tayo. Sige. O, paano? Ano ako? Nangangalay ako. O, sige, pare. Sige, thank you. Sige, thank you. Sige. Ah, ano hawak? Eh, para ito. Sasara ko na ba ito? Hindi, si LJ na lang. Hindi lang. Magda-double check pa yan. Iba ko ang mag-drive? Oo.